Good morning. Good morning. Good morning, sir. Yun. Thank you, Mr. Alipit. Kindly open cam. Morning, sir. Kindly open cam so we could finish this as quick as we can. Who among you? Palay Dave. Where's your cam? Sad N. Morales. Balatnag, Einstein. Kenji Abilera. Askil Basit. Nagasan, can you open cam? For your attendance to be considered. Gato. Basit na Abilera. So I acknowledge the presence of 52 students, 53 including me. So I'll be taking a screenshot for our attendance. Sige, in the count of 3, ha? You smile. Your biggest smile. 1, 2, 3. Oh, sige. That's for the first page. Mga 3 pages tayo eh. Tatlong beses kayo mag-smile kasi hindi nyo alam kung saan page kayo eh. Second group. Smile ulit. In 3, 2, 1. Smile. Ganyan na ang smile mo, Jessica. O, Jansen. Ang ginagawa mo. Smile, smile, smile. In 3, 2, 1. Ayan, pag pinusto sa bulletin, ganyan ang mukha nyo, ha. Ipapatarpulin pa to. Third screen. In 3, 2, 1, smile. Okay. Okay, so let's move on. Who among you guys? We're already done with the activity. The crime mapping activity, your assignment. Gato, wag mo takpan yung camera mo. Okay. Tejada, nawawala ka. Asan na yung mukha mo? Lagasan. So who among you were already through with your assignment? Wala ni isa? O ngayon nyo palang gagawin? Sir, paano ngayon kung... Sige, sige. Open forum. Go ahead. Walang masyadong sa lugar nyo pa, sir. Kahit sa mga nadadaanan mo, like yung normal crimes lang, minsanan lang mangyari. Eh di yun lang, kung ano lang yung prominent, o kung nag-iisa lang ang crime dyan, di yun lang, kung saan lang yun. Isa, hindi ko naman sinabing marami, ha. Isa lang. Oo, isa lang. Any other question? Do you know how to get the GPS or the geographic information of your address? Di ba pinakita ko sa inyo kung paano yung makukuha? Go to Google Map, tapos open your data, switch on your location, tapos i-hold press nyo lang yung ano, yung location nyo sa mapa, lalabas yung 6-digit na latitude, 6-digit na longitude. Ganon din sa UC, ah. Dapat kunin nyo rin yung 6-digit longitude and latitude ng UC, including the, yun lang, problema. Kailangan nyo puntahan yung ano, ah. O sige, wag nyo nang kunin yung GPS nung ano, nung possible crime hotspot. Basta indicate nyo lang sa mapa na ipiprint nyo.
Meron bang nakatapos? Among you had already complied? Wala ba, Nisa? Di ko sure, sir, kung ano. Ah? Pwedeng pakita nyo lang. Pakita nyo lang. Baka kasi mamaya mali-mali yung ginagawa nyo, eh sayang na naman yung score. Dapat lahat na activity, as much as possible, i-perfect nyo na kasi mayroon pang naka 73 na dapat humabol. Diba? Pagka 73 grade mo, dapat perfect lahat ang class standing and exam mo para makapasa ka. Tapuin ko lang itong ginawa ni Dawson. Sir, paano po ulit? Sino yung nagtanong? Hindi. Sir, pwede pa pakiulit yung... O, diba yung, nakalagay doon? Go to Google Map. So, pupunta kayo sa Google Map. Ngayon, ang kukunin nyo lang sa screen is yung direction ng UC hanggang doon sa bahay nyo. So, kung malayo, okay lang din. Basta makuha yung point to point. Tapos, along the way, di ba, markahan nyo yung daanan from your home to UC. Tapos, along the way, mag-identify kayo ng crime hotspot. Along the way. So, kung red yung nilagay yung crime hotspot, ilagay nyo ng legend. Red. Red dot. Crime hotspot. Kahit isang crime hotspot lang, sir? Oo, kung yan lang crime sa inyo, edi yan lang. Okay, sir. Thank you. Sir, UC Main or UC Lagarda? Or both? Main tayo kasi main yung classroom natin eh. Any other question? Hindi ko ma... Ito yung kay Yango na lang. Wait lang, ha? Ayaw mag-open. So, allow me to share my screen. We will be checking, sir, your classmate. Mr. Yango's assignment. Can you see my screen? Kita nyo ba? Wala pa. Wala pa, sir. Wala pa. Yes. How about now? Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Kristo, kumpleto ang detalye. Halit lang, minimize ko lang itong... Okay, so this is the work of your classmate. So we have here, so ito yung 6 digit na latitude at longitude na sinasabi natin. So he's residing in Pingat, Upper Pingat.
Tapos ito yung daanan papuntang UC. Kita nyo ba yung pointer ko? Can you see my pointer? Yes, sir. So, ganyan na ganyan lang gagawin nyo. Now, papuntang UC. Yan. So, saan dyan ang possible crime hotspot? So, naglagay siya. Meron siyang crimes, theft, robbery, swindling, or estafa, physical injuries. So, yung red area, yan, ito. Ito yung lang latitude, longitude niya. Wait ah. Balik sa yellow area. So, ito yung yellow area. Ang crimes dito, theft, robbery, swindling, estafa, or physical injuries. So, yan. Sa Central Business District, CBD, Baguio City Market. So, tama nga naman. Kasi dyan, maraming inuman. Pag nalasing, may physical injuries. May nangahamon. Central Business District din. Dyan, maraming establishment. Dyan, maraming gustong mag-invest na nabibiktima ng mga fake investment, mga scams, di ba? Same is true with theft and robbery. Marami ring nadudukutan. That's a theft. Marami ring grocery na victim ng shoplifting. That's theft. Tapos yung robbery comes in too, di ba? So, robbery with force upon things and robbery through intimidation. So, let's move on with the red area. Bakit dalawang red area? Ah, dalawa. Ayan. So, sinegregate niya na lang according to the area, latitude and longitude. So, 16, 4146, 120, 596. Ayan. So, ito siya. Ditong banda. Nakita niyo yung pointer? So, ang crimes naman na nakikita dito, opposite the Baguio City Market, are physical injuries, public nuisance, sexual assault, and robbery. Saan nga bang banda to? So, in between City Market and Session Road. Tapos, here comes Session Road. Yan. Robbery, theft, physical injuries, VTA, vehicular traffic accidents, and city ordinance violation. So, what are examples of city ordinance being implemented at in Baguio City? Mga jaywalking, di ba? That's city ordinance. Aside from jaywalking, curfew, ano pa? No smoking in public places. Mostly, yan yung mga nabaviolate na city, municipal ordinance. Ayan, so here now is UC. Ay, hindi niya nga lang nalagay yung... Anyways, pare-pareho naman kayo dapat ng... Ay, ayun pala, andito. Ayan, pare-pareho lang kayo ng ano... ng longitude and latitude ng UC. So, since you had already the latitude and longitude of UC, Mr. Yango will be given plus points for this. Kasi pinakopya niya na sa inyo yung ano eh. Yung na kailangan i-search. Mga baka 5 minutes yung pang isa-search yan. Okay, so as simple as this, ganito lang naman. Pero yung specific, pag sana gumagana yung pro-core crime mapping natin, hindi siya ganito. Ang nakalagay dito is para mga pushpin. You know what pushpins are? Yung parang dot-dot lang.
So kung saan specifically nangyari yung krimen, may dot dot dito. Kumbaga, dyan, may dot 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 dot. Lahat ng blue, theft, lahat ng red, robbery, mga ganyan. Lahat ng yellow, rape, malamang. Depende sa legend niya. Parang ganun ang ganun dapat ang makikita natin sa ano sa Procore GIS, WebGIS BCA. But the problem is hindi nga lang siya working as of this moment. So this will now serve as our alternative. At least kahit papaano nakikita pa rin natin. Walang kopyahan ha. The more unique your work is, the more it will be appreciated. So kung kagayahin mong in toto na ganito yung ano, yung parang ginawa ni Yango, mukhang hindi masyadong appreciated. Mas maganda yung may individuality kayo. Bahala kayo kung paano nyo i-represent yung mga crime hotspot. Dapat nag-isip din kayo. Especially that our subject is planning. So, yung pagka-planning yan, dapat broad kayong mag-isip. Now, who has a question? Sino may tanong? Understood, class? Sir, paano pag Ligarda yung nilagay na location? Ligarda? What about Ligarda? Anong tanong doon? Wala nang problema kung Ligarda. Pwede rin naman kasi may nangyayari naman talagang krimen sa Ligarda. I-assess ko kung tama ha. Pero dapat i-assess nyo rin kung tama ba yung crime na ilalagay nyo doon. Kasi baka mamaya pag naglagay kayo ng crime na hindi naman possible na nangyayari pala doon sa lugar na yon, eh talagang hindi nyo pinag-isipan. For compliance sake lang yung activity nyo, di ba? Dapat pinag-isipan nyo. O kaya mas maganda yung suggestion ni Mr. Yango, try nyo munang i-search through the internet. Baka may na-upload na crime tapos nakalagay doon kung saan specifically nangyari. Eh di at least may basis kayo na mayroon talagang nangyaring ganung krimen. Kung wala, edi you can analyze na is this possible? Is this type of offense or crime possible to happen in this specific type of area? Kung possible, edi yan, ilagay nyo, pinpoint nyo sa mapa nyo. Kung hindi, huwag nyong ilagay. Paano ba i-turn off? Thank you, sir. Wait lang ha. Paano ba i-turn off yung share screen nito? Tagal kong hindi gumamit nito, nakalimutan ko na. Share screen. Para hindi ko mahanap. Anong nakikita nyo, yung mapa pa rin ba? Yes, sir. Yung mapa pa rin. Ah, yun pala. Okay. Oh, asan na yung mga mukha nyo? Pacheco. Sir. Pagka-open cam, open cam. Mamaya, iniwan nyo lang yung phone yung ganyan. Oh. Hangin lang pala kausap ko ah. Okay. One thing more, one of our problem talaga, I agree with Sir Kawi, is without your notes, you can't really pass this subject, especially board subjects. Yan, meron naman, nasend ko na sa inyo yung notes. The problem is, medyo nakukulangan ako, kaya nag-ikot-ikot ako sa mga bookstore na mga book. Best book I can recommend for you. And luckily, I have found with me this is a book, Law Enforcement Operations and Planning with Crime Mapping. Specifically, yung subject talaga natin. Yeah, saan na yung mukha ko dito? Ito. Itong book. Sino sa inyo may book? Sa Leia 4. Law Enforcement Operation and Police Planning. Meron na ba sa inyo? Maski anong book?
Yan. So kung wala, I recommend this. Kasi ito yung kailangan natin. 2023 edition. So nung in-scan ko siya, pasok na pasok siya sa PRC TOS, Table of Specification. Means to say, aligned na aligned siya sa cream board. Sa mga ano, sa mga cream board topics. Aside from police operations, patrol, meron na rin ditong BFP operations. Ayan, performance governance system, strategies, strategy management, planning. Tapos kung babasahin niyo yung mga strategies dito, napakaraming strategies, 'di ba? Ang na-identify lang natin is the SWOT analysis lang. Pero napakarami pa dito. Ayan. Kung i-discuss ko to sa inyo, baka hindi na kayo makinig. Diba? Nakimiss lang yung usapan. Ayan. Pero marami kayong matututunan dito which you can apply not only in this subject but also to your personal life. Especially, planning kasi align na align siya sa planning eh. Kaya napaka-importante hindi tayo mabagsak sa planning. Kasi kung walang plano, wala tayong plano, o kaya hindi tayo marunong magplano, eh talagang plinano na rin natin yung ating pagbagsak or failure, di ba? Can you still recall that sayings? Naan nyo ba? Yes, sir. If you fail to plan, ano yung kadugtong? If you fail to plan, you plan to fail, di ba? So kung nag-fail kang nagplano about upcoming activity, eh talagang you plan to fail. Pinano mo talagang bumagsak. Yan. I was able to get in contact with the author, Thomas Tainan, Corporal Thomas Tainan, and it was being sold 600. But if we will be able to purchase bulk order, pwede nating makuha 500. So may 100 na discount. Ayan. Marami na rin activities dito. Ayan. And I'm planning on having this as your reference for your finals activities. Yan, para dito na lahat makuha yung mga class standing nyo ng finals. May mga activities siya dito. You will be answering it in the book itself. It will be checked a week before your final exam. It will serve as your long quiz before the final exam. Yung mga activities dito. Now, gusto nyo bang i-discuss ko yung mga laman nito? Or gusto nyo mabilis? Or saka na lang natin discuss kung sakali? Now, class, would you like to purchase? Okay naman yung notes ng UC. The problem with notes kasi is pagkatapos nyo dito sa subject na ito, malamang kusot, baka mamaya pinang-ilo yun. Yung kasi problema. Unlike pagka-book, yan, it can stay with you your entire life. So long as hindi mo siya pupunitin. Pwede pang magamit ng mga kapatid mo, relatives mo, pinsan mo, and so on and so forth. Lahat ng mag-take up ng mga criminology. And even, hindi lang criminology, yung mga strategies niya dito, yung mga strategy and planning, pwedeng ma-apply sa individual life. So pagkabinasa ng kahit na civilian, marami siyang matututunan about planning strategy here. So one is SWOT, di ba? SWOT analysis. So isa lang yun, napakarami niya pang plans dito, strategies. Meron din tayong PGS dito, the Performance Governance System of the Philippine National Police. So hindi lang siya applicable sa Philippine National Police, nauna pa ang PGS sa mga business establishments.
tapos sa kainadap ng PNP and other government offices. Yan. Pwede nyo marami kayong ma-adap dito. Hindi lang siya pang PNP, pang personal life nyo rin. Now, class, asan na yung ngiti nyo? Ha? Asan na yung ngiti nyo? Kesa naman yung notes, napaka-broad ng notes, nisip ko, baka kasi hindi rin papasa yung mga question na ano eh, na madadali doon. Kaya kung gagawa rin ako ng mahirap, napakarami nating notes, mas lalong, baka mas lalong hindi kayo pumasa. At least ito, unique, isa lang ang basihan natin. So ito lang babasahin nyo. Aligned with the PRCTOS, Table of Specification, pasok na pasok sa board exam. Yung notes kasi ng UC, hindi pa natin fully organized. Now, who would like to purchase? It's mandatory. Saan man gagaling ang puntos nyo kung hindi kayo bibili? Sir, mag-react na lang, sir. O, sige, react na lang. Pwede ba yun? Bakit ganito ba? O, tingnan nyo, yung mga nagre-react, kung sino pa yung matataas ang grado, sila pang nagre-react. This is supposed to be for the persons who failed. Tapos, kayo na nga tinutulungan ko. Nakita nyo ba kung gaano kakapal yung notes nyo? Tapos, disorganized pa. Ah, okay. At least naman, more than kalahati na. Now, the problem is that the shipping. Kasi kung orderin natin ngayon, pwedeng may deliver hanggang madaling araw. Kung pick up ko madaling araw, deliver ko sa inyo bukas. Yan. The problem is the payment. Can you, pakitanggal nga muna. Ay, saglit. Saglit lang. Yung mga reactions, i-ano ko lang, screenshot ko lang ha. So, yung mga nagtaas kamay, what are these? Willing to buy? Are these the persons yes, who are... Okay, so these are yes, willing sir. To buy. Screenshot ko lang, ha? Huwag niyo munang tanggalin. Hindi ko pa nakuha yung iba. Now, the problem is the payment. So, pakitanggal nga muna yung mga nagtaas kamay nyo. Pakitanggal muna yung raise hand nyo. The problem is your payment para sana ma-deliver natin at para rin sana bulk order. Kasi kung pa isa-isa, hindi yun qualified as bulk order. So, bulk order, pwede na yung as low as 40. Yung nag-react naman kanina, more than 40 naman.
kaya nyo bang i-produce yun bukas? Kaya $600 siya SRP sa bookstore. Pero kukunin natin $500 lang. Kasi more than may bulk, may bulk naman tayo eh. Meron namang 40. Dapat makuha na natin bukas para magamit na. Kasi gahul tayo sa oras kung madidili pa tayo ng 1 week. Sino yung makakaproduce? Kindly react with a raise of hand ulit. Makakaproduce bukas. $500 lang instead of $600 na SRP. Yung ibang author ng mga police operational procedure, nakita ko, meron as low as $200+. Pero nung tinignan ko, that's way back 2010. A decade obsolete na. Hindi na yun pwede. Pero yung mga 2021, may nakita ko, $800+. Mukhang mahal nga talaga. At least ito, $500, cheapest. Tapos latest pa, 2023. Aligned pa sa table of specification ng PRC for cream board. Sir, question? Hmm. Pwede Gcash or talagang cash lang bukas, sir? As I'm planning on the class officers. Class officers, can you do this? Can you, pwede ba sa Gcash? Kaya, at Secretary and Treasurer? Sir, pwede naman sir yung ano, i-Gcash na lang sir, tapos, kung mas maganda, i-produce na lang ngayong araw sir, within this day, para may transfer na kaagad. Okay. Pwede, can we do that today? Lahat ba kayo? Kaya nyo bang i-produce ngayon? Ngayon mismo? Para makuha na natin yung book bukas. Sir, sa akin wala, sir. Cash lang. Tapos, pwede naman po akong magbayad bukas, sir. O nga eh, kasi kung magpapa-cash in pa kayo, mahal yata ang cash in. Wala yata, hindi yata nung, parang nung pandemic na libre ang cash in. Ay hindi, wala palang libre ang cash in. Fund transfer lang yung libre noon. Pero ngayon, maski fund transfer from bank to Gcash, may charge na, mahal-mahal din. Hindi naman masyadong mahal, pero sayang din. Parang pamasahe rin yun, di ba? Sino yung mga pwedeng makapag-transfer ng Gcash? Treasurer, sino na yung class treasurer natin? Para hindi ko pa i-check yung listahan. Class treasurer, kindly pop up, pop out. Secretary. Wala. Sige, ako na lang. Wala bang Gcash ang secretary at treasurer?
Mm-hmm.